Hi guys! Good morning! Welcome back muli sa aking channel, Lenny's Kakanin at iba pa. Ngayon ay gagawa naman tayo ng tikoy. Itong tikoy na gagawin natin guys ay recipe ng mga taga Quezon province. Napanood ko lang din siya at gusto kong itry kung talagang masarap. Kaya naman tara, umpisahan na natin. Ilagay na natin ang 2 cups ng glutinous rice flour dito sa ating mixing bowl. Isunod natin ang 1/4 cup ng brown sugar, isang lata ng evaporated milk Alaska, 1 cup ng condensed milk, half cup ng grated cheese, 2 tablespoon ng margarine or butter, 1/8 teaspoon ng asin, then haluin, maglagay tayo ng 1/2 teaspoon ng yellow food color para medyo madilaw yung ating tikoy. Dahil ang tikoy ng mga taga Quezon ay medyo madilaw. Pahiran natin ng mantika itong ating baking pan. Maglagay tayo ng parchment paper para mamaya ay mas mabilis natin siyang makuha pag naluto na siya. Haluin muna natin ang ating mixture bago natin isasalin dito sa ating baking pan. Nga pala guys, advice ko sa inyo, mas maganda kung hatiin na lang nyo sa dalawa itong ating mixture para hindi sobrang kapal at para mas mabilis din siyang maluto. Ang ginawa ko kasi guys, ay isinalin ko siya sa isang baking pan. Ang ending ay matagal siyang naluto at medyo makapal siya. Dapat ay kumukulo na ang ating tubig sa steamer bago natin ito isasalang. Dahil medyo makapal nga itong ating tikoy, ay lulutuin ko siya ng 1 hour and 15 minutes. Low-medium heat lamang ang ating apoy. Tapos maglagay din tayo ng tela sa ating takip para hindi matuluan ang ating mixture. Pero kung hatiin nyo sa dalawa itong ating mixture, ay 45 minutes nyo lang lulutuin ang bawat pan. Ganyan lang dapat kahina ang ating apoy. Ayan, naluto na ang ating tikoy. Papalamigin lang natin ito bago natin tatanggalin dito sa ating baking pan. Pag malamig na, ay scrape natin yung pinakagilid. At eto na nga, natanggal ko na sa ating baking pan. Nilagyan ko nga pala ng cling wrap itong ating sangkalan para hindi dumikit ang ating tikoy. Nung medyo lumamig na siya, ay nilagay ko muna siya sa ref ng at least 1 hour para hindi siya masyadong malagkit. At eto nga, after 1 hour, ay hiwain na natin ito. At eto na nga, titikman muna natin itong ating tikoy. Ang masasabi ko guys ay syempre masarap and syempre malagkit dahil malagkit nga ang ating ginamit. Syempre malagkit naman talaga ang tikoy. Creamy siya dahil nga sa gatas na ating nilagay.
Tapos napakalinamnam at syempre ay masarap talaga siya. Tapos nagpabalance din ng tamis yung ating cheese na nilagay. Pero mas masarap to kung malamig na. Kaya mas maganda ay ilalagay muna natin ito sa ating chiller and then kinabukasan natin ito kakainin. Pinalot ko siya sa cling wrap. Tapos ilalagay ko siya sa ating chiller and then bukas na natin ito kakainin. So ayun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. And guys, pakifollow na rin ang aking Facebook page, Lenis Kakanin at iba pa. Maraming salamat! Bye-bye!